7, 6, tingnan po natin kung lalabas po talaga, kung tunay ba, kung tunay ba, kung tunay ba. At yun, ayun, almost 1 hour lang po, almost 1 hour. So, ito na nga mga kalat-lat. So, subukan natin to recover po. Ganito po gagawin natin, first step, ito po yung ginawa ko, first step po sa mga recovery. So, let's go. So, una po natin gawin po, open muna natin yung FB natin dyan. Tawag FB. Ano ba ako? Ano nangyari? WhatsApp. So, ganito na lang. So, yung Gcash application nyo po, i-open po natin. I-open lang nyo po yung Gcash application nyo po. So, ganito po ang nangyari sa akin po. Ganito po ang nangyari sa Gcash ko po. Yan. So, ganito po ang nangyari sa Gcash ko. Actually, ganito yan. Ito yung pin kasi. Ito po kasi yung pin ko. 91111. Yan po yung pin ko. At yan po ang nangyari. Mag-pass po ako sa exit limit ng pag-login ng pin. So may mga meron ako mga actually pag mag-ganito siya, pag mag-ngyari ng ganito, mag-receive yung mga messages from Gcash through your cellphone number. So ginawa ko rin kanina is ginamit din ko rin to yung forgot pin. So ang forgot pin din po, kung marunong po kayo, kung memorize po yung mga yung pag-apply nyo sa Gcash, kung pag na-memorize nyo yung mga information na nilagay nyo, talagang easy to recover. Sa akin po, status po is nakalimutan ko. Kalimutan ko po. So, tingnan ko po ano itong mga number. So, mayroon pong na-receive akong number. Authentication number nito po. Ito po. Iwan po nakikita nyo. Teka lang, palakiin ko ha. Iwan ko lang kung nakikita nyo. Yan. Like the data. Ano ba? Basta, ito yung mga MKIN number ko. So, yun na nga. Hindi ako affected nito. So, hanap ako ng other ways. Ibang paraan. So, dito ako pumunta sa itong sa may lower down. Dito po. Itong, yan. Yan po. Help center po nila. So, yun po yung ginagamit. So, yun po yung ginamit ko kanina. So hindi po nakaalam nito, pwede nyo rin gamitin to. So may mga information dito kung ano yung kailangan nyo, ano ba nangyari sa Gcash nyo, ano bang kailangan, ano mga question na pwede nyo itatanong sa Gcash. So dito po may MPIN, account recovery, cash in, kung paano mag-cash in po sa Gcash. So sa susunod na videos po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-cash in at mag-cash out. At paano bang, ano bang paraan para mag-cash out na madali lang. So nagawa ko na din yun. So verification code. So yung gagawin po natin ngayon is kukuha po tayo ng ticket. Kukuha po tayong ticket. So dito po na side, ito po, yung 3 lines, i-click nyo lang yan po. I-click nyo po yan. I-click nyo lang po. Tapos, ganyan. May lalabas po na ticket. Yan, submit ticket po for recovery ng impin nyo. Oo, for recovery ng impin po yan. Uh-huh. Teka lang, meron ako natanggap. So yun na nga, for recovery ng impin, ito po yung gagawin nyo. Click nyo lang yan. Yan, submit a ticket. Ha? Baka hindi nyo nakakita, babalik ko ha. Babalik ko. I-mark ko po ha. Mamark. So dito po, i-click natin yan. Pagkatapos nyo mag-click, yan, mayroon pong lalabas na submit ticket. Once again po, i-click natin ulit para pupunta tayo dito. So yan, nandito na tayo sa submit ticket. So yung email address nyo po, feel free to input po yung name, name nyo, mobile number na ginagamit nyo sa Gcash, yung ginagamit nyo sa Gcash, yun po yung lalagay nyo dyan. So yung topic na concerns nyo po is impin. So cannot change my impin. I tried reset impin but cannot answer recovery questions. I have another concerns about my impin. So sa atin po ay forgot impin. So direct na po tayo. So pero hihingi po tayo sa Gcash ng temporary impin o MPIN para magamit natin for recovery ng ating account. So yun nga, i-fill in yung mga questions and answer yung questions nila. I-fill in yung fill the blank po kayo doon. Tapos yan, yun na, sana tayo dito na tayo sa mobile sa topic natin. So ngayon, ano ba ang ilalagay nyo sa may tanong po kasi si Gcash dito eh. How can we help you? So may tanong po. So ilalagay nyo yung concern nyo, butay nyo, ilalagay nyo. Kunwari, sa akin ito ha. Kunwari. I want to recover my, I want a temporary impin for recovery of my account due to forgotten impin. So lagay nyo dyan. So reason nyo. Wait lang ha. Palakin ko lang to. So lagay yung reason. Oh, under ng reason, lagay nyo dyan. Ano ba yan? Reason, name, pangalan nyo, full name po. Current address. Importante po ninyo yung current address. So ilalagay natin yung current address. Importante din yung current address. So ano pa? Valid ID. ID presented. Lagyan natin ID presented during sa pag-apply nyo ng Gcash. Presented. Lagyan nyo dyan.
Ano yung ID na ginamit nyo? PRC ba? Driver's license ba? Any kind of government ID po. So, ID number. Ano po yung ID number na ginamit nyo? ID number. ID number. Kunwari. ID number, license number, ID license number. Sa akin po, driver's license. So, ID license number ko po ang ginamit ko. So, ngayon, account balance. Importante po malaman for accuracy po. Kung magkano po yung natira po sa pera nyo. Palagay natin. Ipapalagay natin. Meron kang 7,000. Ayan. O 700. O 70. So, pwede nyo lagay. Then, ano pa ba? Account balance, ID name, address presented, account balance. Yun lang ata eh. So, yun lang po. So, pagkatapos yung mag-fill in dyan, so, ilalagay po natin yung attached file ng license nyo, o ID, any kind of ID government ginamit nyo po, ilagay po natin dyan po. Then, submit. Meron captcha po dito. I-follow lang ano po request ng captcha. Then, presented na pa. So, yun. Tingnan lang natin mga ilang hours, ilang days. So, approximate ko po matatapos po ito within 8 hours o almost 8 hours. Tingnan po natin kung effective ba yung ginawa ko kanina. Pag effective po, subukan nyo po. It means effective. Yun po. See, thank you po so much. Have a nice day. Let's... Pagkatapos po natin ng fill up ng mga submission ticket natin, mayroon po tayong marireceive sa ating Gmail. So, buksan nyo na lang po yung Gmail nyo po. May marireceive po tayo ng mga messages galing po sa tawag nito. Galing po sa GCash po. Galing po sa GCash. So, yun nga. Ngayon na-receive ko yung confirmation po. Mayroon na po akong temporary MPIN. Guys, mayroon na po akong temporary MPIN. Ganun kabilis po. So, pag gawin nyo po yung procedure ko po, talagang effective po. Mayroon na po akong temporary MPIN. So, bago yan, tingnan po na muna natin yung step by step. Kung ano yung lumabas na unang message ng GCash. So, guys, mayroon po. Tingnan nyo po. Mayroon na po akong temporary MPIN. Kung isishare ko lang sa inyo po, talagang effective po yung ginawa ko sa akin po. So, mayroon po akong temporary MPIN. Ito po, na-receive. Kung nakikita nyo po, nagpadala po sila sa cellphone ko as SMS po. Pwede rin sila po nagpapadala din dito sa ating Gmail account po. So, ngayon, ganito na lang, ilalagay ko na lang. Yung na-receive na MPIN ko, temporary MPIN ko po. Yung temporary MPIN ko, ilalagay ko na lang. Kung effective ba. So, tingnan natin yung GCash natin. Open natin yung GCash natin nga. Yo, wasak-wasak sa inyo ha. Pag bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and then forget to bell button po para matulungan po natin yung ibang kaibigan natin na mayroon pangangailangan sa GCash po. Gaya ng mga problem sa MPIN, paano ba mag-cash in, paano mag-cash out. So, kung mag-subscribe po kayo sa aking channel, ma-update po kayo sa aking mga bagong videos po. So, bukan natin yung bagong temporary MPIN ko po. May na-receive po akong temporary MPIN. Ang number po niya is 4-7-6-2. Tingnan po natin kung lalabas po talaga, kung tunay ba, kung tunay ba. At yun! Ayun! Almost 1 hour lang po. Almost 1 hour. Akala ko po 8 hours po. Pero nagawa lang po siya ng almost 1 hour. So guys, thank you for watching po. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button po para sa part 2 natin po. Sa part 2 po natin po is paano ba mag-reset, mag-set up pagkatapos ma-receive yung temporary PIN. Thank you. Have a nice day po. God bless po sa lahat.